mga ka-dairy. Pipid daw tayo ngayon ng ano, silage dito sa mga late calvers namin. Ayan, no? So papakainin lang natin sila diyan sa fence line. Yun, 200 na lang yan. Yung late calvers namin. Malapit na kami matapos. Estimate mga mid-September. Tapos na kami. So, pinaghiwalay pa rin namin yan. Late calvers and super late calvers. Yung mga huling mga anak na mga springers. Yun lang, naubos na kasi namin yung silage. So, start na kami ngayon ng silage. Silage namin na silage wagon, ang capacity niyan is 2 ton or 2,000 kilograms. So doon kami nagbe-base ng ano, computation para malaman namin kung ilang kilograms ang nakakain ng baka. Yun lang, as of now, we're giving 15 to 16 kilograms dry matter per cow per day. So nilalagyan rin namin sila ng ano, magnesium oxide dust dun sa ibabaw para dun sa milk fever and grass staggers para maiwasan namin yung mga downer cows. So during spring, yun yung kasi yung peak ng ano, yun yung pinaka highest point na lumalago yung damo, yun yung pinaka peak. Pag may mga sobra kaming damo, yun kinakat namin for silage. So same ng ano yan, silage. Yun rin yung time kung kailan kami nagkakat saka nagbe-bale ng silage. So, springtime, peak ng growth ng mga damo. So, dito kung makikita nyo, meron kaming 1, 2, 3, 4, 4 na silage stock. So, lahat yan kinat during spring season. And then, during winter, like calving, yun, ginagamit namin hanggang middle ng spring. So dito, meron kaming dalawang silage stock. Dito muna kami kukuha. Ito yung mga pinaka-unang ginawa pa dati. So, ang technique ko dyan sa pag-grab ng silage, gamit tong grabber, sa ibabaw muna, lahat sa ibabaw, then sa gitna, and then sa ilalim. So yun yung technique ko para walang masayang at effective yung mga pag-grab mo.
mga boss, after loading, kakabit na ulit natin yung ano, yung trailer. So, nag-attach lang naman siya dun sa tow bar. And then, kakabit na natin yung hydraulics. So, isushoot mo lang siya dun sa butas dun, no? Yun, no? So, ayan mga kadairi, may hagdanan dyan, no? Sa silage wagon. Nakakit ko doon. Kakarga ko itong mga bag. Aside sa magnesium, sa calcium, marami rin siyang elements na makakatulong para maiwasan yung milk fever, saka yung ano, grass staggers. So, ang requirement ng baka based sa bag na to is 300 grams per cow per day. So, itong 3 bags, 25 kgs, 25 kilograms ang isang bag. So, doon ko siya kinompute out of 200 cows. So, 3 bags ang ibibigay natin. So, ibubudbud lang yan doon sa taas. Magsi-seasoning tayo. Seasoning. Silage Feed Out.